Dagos nang nahulog sa kamot kanotoridad ang sarong lalaki na wanted sa kasong attempted homicide sa Daet, Camarines Norte. Mag-aalas 12 ka nakaaging Martes kan madakupkan kapulisan ng sospek. Napigbistong si Eddie, 42 anyos, soltero asin residente kan Purok Uno, Barangay Dagongan, parehong Banwaan. Sigun kay Police Captain Joselito Rivera Webes, ang Deputy Chief of Police kan Daet MPS, May 31, 2024 kan ranihon asin pagtatagoon kan sospek kan duwang nagiinuman na biktima, nagkabarangay mansana kan sospek. Nung ito pong dalawang biktima ay nagiinuman at bigla pong dumating itong akusado sa di malamang dahilan, ay bigla na lang pinagsasaksak po itong dalawang biktima. At yung nga pong isang biktima ay nakailag. Ano po? Pero po itong isa ay tinamaan po ng pananaksak. Apuwera sa kasong attempted homicide, napag-araman man na naaatubang pa ang suspect sa kasong frustrated homicide. Ang kapulisan po ng Daet ay patuloy po ang nagpapasalamat sa mamamayan sa pakikipagtulungan nila upang po masugpo itong mga ganitong krimen. Ang kapulisan po ay hindi man palaging nandyan sa inyong tabi, kaya po sa tulong po ng mamamayan ay masusugpo natin po ang mga krimen na nangyari po dito sa ating bayan at sa mga karatig po nating bayan dito sa probinsya ng Camarines Norte. Mientras tanto, arestado man ang saropang wanted person kan Banwaan huli sa kasong panhahabon. Alas 9:30 kasubagong aga kan dakupon ang suspect sa barangay Pamurangon. Nabinistong si alias Jess, 50 anyos, may agom asin residente kan Puro 4 Barangay 3 parehong Banwaan. Sa impormasyon, 15 taon man na nagtago sa layan suspect. July 9, 2009 kan ipaluwas ni Presiding Judge Wilfredo F. Jerico ang mandamiento de aresto sa suspitsyado alagad ngunyan sa nanadakop kan kapulisan sa tabang kansarong impormante. Ang impilan po ng Daet Municipal Police Station ay patuloy na naging himok sa ating mga mamamayan na makipagtulungan sa ating kapulisan para masugpo po natin ang anumang krimen, lalong-lalong po itong theft na lumalala na mabo at ang record natin dito sa Daet ay patuloy po nating binabantayan na huwag na pong mangyari ulit ang mga ganitong kasing kaso. Sa presente, nasa kustudiya na kan Daet Municipal Police Station ang duwang sospek para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Camille Gonzales.